Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to detectives, reviews, and guides. At ayun nga guys, happy new year guys. Medyo matagal akong nawala, oh my god. At ayun nga, syempre, tinake ko yung time ngayong holiday para talaga makapagbigay ng time sa sarili ko. And also to bond with my family, my friends, learn some new skills, and also finish some errands na matagal ko nang pinuput off dahil nga sobrang hectic ng schedule ng isang tech YouTuber. So anyway guys, huwag na natin patagalin pa. Dito na tayo sa pinakaunang video natin ngayong taon. Ito ay ang ating review ng OnePlus 8T. Siyempre guys, gusto natin pasalamatan ang Digital Walker for lending us this unit in case na gusto nyo or in case na interesado kayo sa ating OnePlus 8T, meron tayong link dyan down below. So ay nga, simulan na natin sa unboxing muna siyempre ng ating OnePlus 8T mula sa ating ASMR unboxing guys. Nakita nyo na naman to ang kanyang napakalaking red box at ang laman yan guys, of course, ay ang ating documentation, ang ating invitation letter at saka ang ating mga sticker para medyo Apple vibes ang makukuha natin. At ng mga accessories na laman pa ng ating box ay ang kanyang charging cable at saka ang kanyang 65-watt charger. Ngayon, kung mapapansin nyo guys, wala tayong earphones at saka wala rin tayong jelly case para sa ating OnePlus 8T. So kung sakaling hinahanap nyo yun, medyo kailangan nyo bumili para sa inyong OnePlus 8T na unit. Going to the design of our phone guys, sleek, maganda at saka simple ang mga unang words na masasabi mo kapag nakita mo ang design ng ating OnePlus 8T. Albeit, medyo kamukha niya ang mga phones na nalabas noong latter part ng 2020 kung saan na meron tayong rectangular na camera setup at saka ang ating matte glass finish. Hindi naman ako makikipag-argue dahil para sa akin napakaganda talaga ng design na to. Para sa color guys, ang ating OnePlus 8T yan ay available sa aquamarine green at saka lunar silver ang nakikita niyong color ng phone na hinahawakan natin ngayon. Sa likod guys, of course, yan ay naka Gorilla Glass 5 for added protection. Tapos dito naman sa upper left corner ng ating phone matatagpuan ang kanyang camera. Sa ating quad camera setup guys, meron tayong 48 megapixel main camera, isang 16 megapixel ultra wide lens, 5 megapixel macro lens, and then a 2 megapixel depth sensor. Of course guys, dahil isa tong flagship phone mula sa OnePlus, nakakakuha tayo ng 120Hz fluid AMOLED display with Corning Gorilla Glass 5 para sa kanyang harapan. So viewing experience natin guys ay talagang napakaganda para sa phone na to. Vibrant ang colors, fluid ang movement, at sharp ang images na meron tayo. Ano pa ba ang hahanapin mo dito sa OnePlus 8T? Fingerprint sensor guys, yan ay underscreen at napaka-responsive naman ito. Actually, very responsive, same as sa kanyang face unlock. So either way guys, napakaganda mo ng experience mo unlocking the OnePlus 8T. Sa upper left guys, nandyan ang ating punch hole camera, isang 16 megapixel selfie camera, and of course, tinest out natin ang camera performance ng OnePlus 8T kung talaga nga bang sulit or nakakabilib ang camera ng phone na to. Ngayon guys, evaluating the sample shots of the OnePlus 8T, masasabi ko na flagship level ang performance na camera na nakukuha natin. Paano ko nasabi yun guys, usually kasi pagdating sa mga flagship phones natin, ang hinahanap natin ay yung mga camera na very little compromise at ganun ang binibigay na performance ng OnePlus 8T. Even in low light situations guys, hindi bumababa ang quality ng camera output natin at saka kahit mag ultra wide lens tayo guys, maganda pa rin ang images na nakukuha natin. Very sharp ang images
images at very vibrant ang colors niya. Yun nga lang, hindi to ang pinaka-natural, pero hindi ako magre-reklamo kasi personally gusto ko ang output na nakukuha natin mula sa ating OnePlus 8T. Ngayon, sa size naman ng phone na to, guys, of course, sa kanyang right side nandyan ang ating lock button at hindi mawawala ang ating mute button na kadalasan nyo makikita sa inyong mga OnePlus phone. Sa right side ay ang kanyang volume buttons at sa bottom part naman ay ang ating speaker grills na take note, guys, stereo speakers ang nakukuha natin. Ang ating USB Type-C charging port and of course, ang SIM card tray. Ngayon, syempre, hindi natin makakalimutan, guys, ang madalas yung hinahanap dito, which is ang performance ng ating phone. Syempre, malalaman natin mula sa kanyang gaming performance at sisimulan natin sa specs ng OnePlus 8T. Para sa unit na nakuha natin, guys, ang CPU niyan ay Snapdragon 865 na chipset. Meron tayong 8GB of RAM and then 128GB of internal storage. And for the battery naman, meron tayong 4,500mAh app-hour battery. At ito ang gaming performance na nakuha natin dito sa phone na to. Ngayon, sa gaming performance ng ating OnePlus 8T, guys, masasabi ko na talagang na-deliver niya naman kung ano ang hinahanap natin sa flagship phone. Maganda ang screen natin, maganda ang audio natin, wala masyadong lag, maganda ang images. Overall, smooth talaga ang gameplay natin, which is to be expected from a flagship phone. Thermal management, guys, masasabi ko na na-improve naman niya compared sa OnePlus 8. So, magandang bagay yon para sa mga naghahanap ng better thermal management mula sa ating mga flagship phones. At sa lahat ng nasabi, guys, natin mula sa
ating OnePlus 8T. Ang halaga ng phone na to ay 29,990 pesos para sa kanyang 8GB variant at available nito guys sa kanyang 12GB variant sa halagang 32,990 pesos. Sa presyo na yun guys, ang OnePlus 8T na guys ang isa sa mga pinakamurang flagship phones na nalabas ngayong taon. Masabi kong flagship killer siya dahil mas mura talaga siya ng dihamak mula sa ibang flagship phones. Yun nga lang, hindi siya ang pinakamurang flagship killer talaga. At the price of 29,990 pesos, masasabi ko guys na napakasulit pa rin talaga ng OnePlus 8T. Nakakakuha ka ng magandang screen, magandang audio, magandang charging, magandang specs, magandang camera performance mula sa phone na less than 30,000 pesos. At hindi mo ire-regret ang pagkuha sa phone na to. Ngayon kung tatanungin nyo ako guys kung kamusta ba ang performance ng OnePlus 8T, masasabi ko na sulit talaga siya, pero dahil nga nilabas siya sa latter part ng taon, medyo marami na rin flagship phones na may discounts at marami na rin flagship phones na ilalabas ngayong early 2021 kung saan mas updated pa ang specs na makukuha natin. So at this point sa ganyang price range guys, hindi ko masabing super sulit ng ating OnePlus 8T kung saan nabibigay siya ng okay naman na performance to be expected mula sa phones na na-release dito sa latter part ng taon. Ngayon kung tatanungin nyo ako kung maganda ba or hindi ang OnePlus 8T, ang sagot ko pa rin sa inyo guys, napakagandang phone na to. Sa performance niya guys, hindi talaga kayo magre-reklamo kasi gaming at camera performance talaga guys is very impressive mula sa OnePlus 8T. For sure, hindi kayo magsisisi na kunin ang phone na to even for the first half of 2020. Kasi for sure, yung mga ilalabas na panibagong flagship phones with updated specs halos doble siguro sa presyo mula sa ating OnePlus 8T. So again guys, yun na ang masabi ko sa phone na to. Again, yung OnePlus 8T nga kung saan nakakuha tayo ng magandang performance para sa isang mas murang phone. Again, kung interesado kayo guys sa kunin ng phone na to, yan ay available sa Digital Walker stores natin at saka available din yan sa ating OnePlus official Lazada store. Ilalagay ko na lang yung link niyan down below. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo guys, at kung meron kayong mga questions, suggestions, at saka negative reactions mula sa ating video, i-comment nyo na lang yan down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, of course, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit mo ang bell icon para ma-update ka whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong Tech IT Guru with Tech Tips, Reviews, and Guides. See you next time. Ingat and Happy New Year!